A little progress each day adds up to big results. So don't belittle your a little progress. Tama ba? Huwag mong maliitin yung mga maliliit mong action na ginagawa sa negosyo natin. For example, nakinig ka ngayon, 1 hour tayo. Wow, congrats to me. Nakalagpas tayo ng 1 hour. Diba? Ano to? Mag-a-add to sa success mo. Kahit wala kang tinok ngayon, araw na to, oras na to, ito yung makakatulong sa'yo para maging successful ka. At darating yung moment, mag-a-add to mga wins. Okay? A little progress each day adds up to big results. Lahat ng malalaking resulta nag-uumpisa sa maliit na actions. Okay? Ayan. Hi everyone! Amazing morning! I am Worldwide Movers! Kumusta po ang lahat? Grabe! Na-miss ko naman po mag-live training sa I Am Worldwide. Ayan. So, let me start with na po with my presentation. Okay. So, as I've mentioned, ang topic po natin tonight is eto, prospecting and inviting skills. Well, actually, mga mens, shout out to mentor Shane De Leon. Galing po sa kanya itong PowerPoint na to. Medyo dinagdagan lang natin. Pero thanks to you, mentor Shane. No? Napanood ko lang din itong training niya before. Pero kumbaga nagandahan ako sa topic na to. And talaga namang kailangan to ng mga members. And even kahit matagal ka na or top earners ka na, added skills na rin to at the same time para ma-refresh din tayo. Tama? Kasi ang business natin, naniniwala ako, para mag-flow or magtuloy-tuloy or mag-move at kumita ka sa business natin, kailangan may invite ka. Diba? Kailangan na mo-prospect ka. Non-stop yun. Even our top one mentor, Mentor Me. Even our top mentors, Black Diamond. Mentor Peach, no? Kaka-date lang namin last 2 days ago. And talaga namang makikita mo na even sila, tuloy-tuloy pa rin yung pagpo-prospect. Even sila, tuloy-tuloy pa rin yung pag-share ng hook. Even though kumikita na sila ng millions per month. So, ibig sabihin tayo nag-start, tuloy-tuloy lang din, no, yung proseso ng pag-i-invite. Okay. Sige. Eto na, no. Before I start with my topic, pakilala muna tayo. Nag-start po ako ng fresh graduate. So, alma mater ko, no, TIP Manila. Diyan po tayo nag-aral. And, yan, makikita niyo yung mga classmates ko before. Lahat naman po yan, na-try na natin share ng hope. But still, no, sa negosyo na naginagalawan natin, hindi naman lahat yayaman. Tama? May iba-iba talagang opportunities or career na tatahakin yung mga i-invite mo. Pero dapat ikaw na nag-member ka na sa I Am Worldwide, itaga mo sa bato, itatak mo na sa sarili mo, no? Paniwalaan mo na naaasenso ka dito sa negosyo na to. Katulad na lang ng mga nangyari sa mga nauna. Tama? So yun yung maganda. Kitang-kita na natin yung future natin. That's why, nung in-invite ako ni Mentor Shirley May Sibulan dito sa I Am Worldwide, talaga namang naniwala na ako. Pinanghawakan ko yung lahat ng sinasabi niya as in. Kasi nakita ko yung life niya na gustong-gusto ko rin makuha. Gusto ko rin maka-achieve ng 3-story house and lot. May travel yung family ko sa ibang bansa. Mabilhan ng mga luxury items, diba? At the same time, grabe yung income, grabe yung savings. So, ika nga, pakinggan mo lang yung mga tao na gusto mong mapuntahan. Darating at darating yung moment, no, magkasabay na kayo, magkasama na kayo sa tuktok. So, yun mga mentors, ang una kong sasuggest sa inyo mga mens, pakinggan nyo lang yung mga taong nag-invite sa inyo. Alright? At samahan nyo. So, eto yung family ko. Hello po sa mama at papa ko, nanonood kayo. No? Ayan, papa ko po ay jeepney driver. Mama ko naman po ay mananahe. So, kumbaga yan yung naging hanap buhay nila para mapagtapos kaming tatlong magkakapatid. So, hindi po laking yaman ang inyong mentor, Jean. Talaga namang nagkaroon lang ng kumbaga hardworking lang talaga yung aming mga magulang para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. But glory to God, na-invite po ako sa ganitong business. Kumbaga, hindi na ako naghanap ng ibang career or ibang trabaho sa labas. Pinokus ko na lang po talaga itong negosyo na to. Kasi ika nga, may hirapan naman na tayo sa labas. Tama? So why not, yung paghihirapan natin, ikakayaman na natin. Kumbaga, sa labas kasi hanap buhay eh.
yung makakain ka ng tatlong beses sa isang araw, yung barely enough get na buhay na talagang sakto. Pero dito sa negosyo na ginagawa natin, ito yung ika nga sabi ni Press AM, hanap yaman. Tama? So dito, ikakayaman natin yung ginagawa natin, kaya mahirapan ka, okay lang, ma-reject ka, okay lang, kasi alam mo yung pupuntahan mo. Yun yung pangahawakan mo, na kahit anong hirap, rejections, puyat, pagod, no? Okay lang, kasi alam mo na yung future mo. Alam mo na yung magiging resulta ng paghihirap mo. Okay, so right now, no, part na po tayo ng 10 million circle. So, malapit na rin para mag-11 and sports car achiever na rin po tayo sa business na to. Yung dating hirap na hirap, no? Walang pampamasahe, pag-commute, yung hanggang top silugan lang. Pero ngayon, talagang nabago yung buhay 180 degrees. So, kung na-invite ka dito, no, ng mentor mo, pasalamatan mo yun. Type mo dyan kung sino yung nag-invite sa'yo. And pasalamatan mo siya kasi ako, sobrang grateful ako sa life ni Mentor Me. Talagang hindi ako pinabayaan since the beginning. Until now, talagang andyan siya para gabayan tayo, no? Turuan at i-guide, no? Sa business natin. And eto nga, as I've said kanina, no, nag-start ako, na-excite lang ako, meron tayong ongoing Japan Travel Incentive Part 4. Grabe! At malupit, ilang days ata yan. 5, nakalagay ba dyan? I think 4 days, 3 nights. 3 nights, 4 days tayo dyan. If I'm not mistaken, no? Oo, basta na-excite ako. Nakafocus ako dun sa goal. Na kailangan matapos na siya this month. Month of July. Talagang wino-work out na natin yan. And of course, eto, pag nakapag-invite ka or nakapag-papiin ka, may chance ka ding manalo ng 1 million pesos sa ating 5th year anniversary. So, save the date, no? October 9. Talaga namang nakaano na yan sa akin, nakakalendar na yan. Drop everything na ako pagka ang company, ang team, nagkaroon ng team events, talagang ipa-priority ko siya. Alright? Okay. Now, inviting and prospecting skills. Ito sabi dito. If your mind is empty, it is always ready for anything. So it is open to everything. In the beginner's mind, there are many possibilities. While in the expert's mind, there are few. So ang gusto ko lang sabihin dito mga mentors na kahit gaano na tayo katagal sa negosyo, always be curious. Always have an empty cup. Dahil doon ka magkakaroon ng mas kumbaga ng more wisdom para magawa mo ang business ng tama, para mas may ma-apply ka pa, 'di ba? Para yung actions mo effective dahil ang dami mong ideas, unlike sa nagdudunong-dunungan ka or ang galing-galing ng tingin mo sa sarili mo, 'di ba? Hindi ka na hindi na ma-absorb, no? And nakakatuwa sa atin, even mga top mentors, willing silang mamiso sa mga bago pag nakikita nilang, alam mo yun, hataw, ang sipag, ang daming pay-ins, namimiso talaga sila. So, kumbaga, yun nga eh, mga top mentors na talagang nagsisik pa rin ng ideas, what more pa tayo mga beginners. So, again, have an empty cup or empty muna yung brain mo, no? Kung may problema ka, favorite to sabihin ni VP, lagi pag nag-start siya, kung may problem ka sa labas, may pinagdadaanan kang challenges, no? Tawag dito, kinukulit ka ng pinangungutangan mo, iano mo muna yan, santabi mo muna yan para dito makapag-focus ka muna at least hindi masayang yung oras mo. Alright, what are our objectives dito sa business natin? Ano yung ating objectives? Knowing the right mindset. Okay, mga mentors, pag mag-i-invite tayo, may tamang mindset, tama? And having an inventory of prospects. So, at first, kahit luma na mentors, meron pa rin yung prospect list. Okay. Ano yung prospect list, mentors? Yan yung may papel ka, tas may ballpen ka, tas isusulat mo yung mga pangalan ng lahat ng kakilala mo. O talaga, di ba? Detalyeng-detalye. So, kuha ka ng papel, kuha ka ng ballpen, isulat mo kasi ink is better than pink. Isulat mo yan. Talagang lahat. Even yung dentist mo, hindi mo alam yung pangalan. Lagyan mo na lang dentist.
Diba? Halimbawa, yung doctor mo or yung naka binibilahan mo sa karinderya, yung mga yan. So, isusulat mo siya kasi nga, yan yung magiging checklist mo eh. Diyan yung magiging track mo kung nakausap mo na ba to, na-sharean mo na ba to ng product or ng opportunities. So, yun yung mentors, magiging guidelines mo. And babalikan mo yan. Tama? Babalikan mo yan pagka may prospect list ka. No? Powerful yan mga mentors, talagang isulat mo. Meron tayong tinatawag na cold and warm market. So pag sinabi nating warm, ito yung mga kakilala mo talaga. So mga kaka-KK mo, kasama, kapamilya, kapatid, ano, kapitbahay, kamag-anak, kaklase, ano pa ba? So ano pa bang K? Kabeto, di ba? Ano na kung marami ka. Hindi, joke lang. So, kung kumbaga, lahat ng mga kakilala mo, wag mong i-judge kung may pera ba to or wala. Isulat mo lang lahat. And then sa cold market naman, ito naman yung mga hindi mo kakilala. O ito yung mga nakakatabi mo kung commute ka sa bus. Di ba? Nangitian mo lang. Humiti sa'yo. Di ba? Kita mo, nakamask. Siyempre, alam naman natin kung ngingitian yung mata pa lang. Di ba? So, yung mga yan, chance mo na yan para i-add sa Facebook. O di ba? Bumili ka ng, halimbawa, case ng cellphone. O tinanong mo yung nagbebenta, gusto mo pa ba ng extra income, o add mo sa Facebook. So, yun yung mga cold na talagang hindi mo kakilala, right? And then, 100 minimum. Minimum 100 mentors yung isusulat mo, ha? So, hindi 10, hindi 20, hindi 50, minimum 100. Mens, ang dami naman. Oo, mentors, alam mo ba, nung ginawa ko po yan, 100 names, actually, naka-100, 200 names ako. Good news, dun sa 200 names na yon, oh, eto, malupit, warm yun ha, nung nag-start ako, walang nag-join. Ay, shucks, ganun ba, mens? Tinakot, no? Kasi that time, ano pa lang eh, yung pa lang yung moment na nagpa-practice ako, kumbaga, kailangan gumaling ka muna talaga. And sa warm market, yan yung pinagpa-practicean mo kung paano ka mag-a-approach. Diba? Kung paano yung sasabihin mo dito pag may nagtanong to, may alam ka na kahit papaano. Kasi mentors, preparation mo yan for cold market. Diba? Pag tumalun ka na sa cold market, alam mo na mag-present, alam mo na yung mga sasabihin mo kahit nakapikit ka. Diba? Kasi nga, nag-practice ka na sa more than 100 people na warm market mo. Okay? Assignment yan, mentors, ha? O hindi namin alam na ginagawa mo lahat na sinasabi namin, pero alam ng Diyos yung effort mo. Siya yung magbibigay ng reward sa'yo pag may effort kang binigay sa negosyo. Alright? So, Facebook friends, followers, yan. Knowing how to sort or pre-qualify prospects. So, dito natin malalaman kung sino ba yung okay na i-prospect, okay na i-approach at first. Then, highly qualified, reason why. Knowing when and how to make an invitation. So, yan yung ating objectives. Okay. Foundation. Alright. Mentors, ito yung magiging hugot mo. Kumbaga, ito yung hindi makikita sa'yo. Physically, kita ka. Pero yung inner mo, hindi yan kita ng tao. And then, at the same time, yung inner mo, ikaw lang nakakakilala. So, this time, yung foundation mo dapat tama. Okay? Para ka nagtatayo ng bahay, ang foundation, apat na pundasyon, hindi tatlo, hindi dalawa. Kasi pag dalawa lang, hindi ka makakapag-create ng matibay na bahay. Tama? So this time, yung foundation mo, dapat tama pa lang. Pag nag-uumpisa ka sa pag-invite, tama na yung utak, tama na yung mindset mo. So anong right mindset, mentors? Okay. Right approach. May PowerPoint akong inano dyan mamaya. And determines effectiveness. So, dito mo malalaman kung anong effective na approach dun sa tao. Okay? Maraming way kung paano mo i-approach yung tao na yon. Kaya maganda, tapusin mo itong training natin tonight. Alright? The art of questioning. So, tuturuan ko din kayo ano ba mentors yung mga tamang tanong sa prospect. Kasi, mens, pag nagtanong na yan ng papaano, wala na. Krook, hindi ko na alam ang isasagot ko. Mens, ngarag na ako. So, kumbaga, nasasayang yung prospect. Tama? May ganun eh. Ah, mens, nagtanong pala magkano ang produkto, tapos sinagot ko naman, tapos hindi na nag-reply, mens, ano ba yung magandang sagot doon? So, dito tatalakayin natin. Oh, Tagalog na Tagalog, no? Ang wrong mindset, mentors, wrong mindset sa atin, eto, yung sasabihin mo sa sarili mo, no? Kakausapin mo yung sarili mo, tapos kausap mo yung client, sasabihin mo, no?
sana sumali tong prospect na to, kailangan kong kumita. O, maling-mali yun, mga mens, di ba? Kasi kung ano yung naiisip mo, yun madalas yung sinasabi mo, yun yung na-feel nung kausap mo. So, tanggalin mo na yung word na sana. Bawal yan sa atin, no? Masama yan. No? Masama ang sana, di ba? Ay, part na pala siya ng scene mentor, di ba? Ang sana kasi, mens, para kang nagdududa pa rin, eh. Di ba? Mga mentors, yung may doubt ka pa, di ba? Sana magustuhan niya yung business ko, sana bumili siya ng product namin, sana mag-join siya para makapag-downline na ako, di ba? So, parang ang anong dyan, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, yung belief level mo, ang baba, di ba? Pag nag-use ka ng sana, di ba? Pag nagpipray ka, sana Lord, sana, di ba? Sana Lord, padalan mo ko ng 10 jade, oh, di ba? Pinag-pray mo yung prospect list mo, madasalin ka naman, di ba? Every day ka nagdadasal. Pinag-pray over mo yung 100 prospect list mo, di ba? Tinapos mo, sabi ni Mentor Jean, gawa daw ng prospect list. Tinapos mo nga. Natapos mo overnight, after nitong training, tinapos mo talaga. Tapos pinag-pray mo, Lord, kayo na po ang bahala. Hawakan niyo po yung mga puso ng mga tao nandito. Yung tao, mga taong sinulat ko, Lord, na yung isi-share nating negosyo ay makakapagpabago ng buhay nila. O, diba? Tapos kinabukasan, nag-antay ka na may magte-text sa'yo, may mag-chat-chat. Diba? Tapos walang nag-chat-chat, nagte-text sa'yo. Kasi pinagdasal mo lang. Hindi ka gumawa ng action para i-approach yung tao, mga sinulat mo. So, act-act din, diba? Gawa rin ng action, diba? Approach-approach din. But ito yung mga tatanggalin muna natin na mindset whenever mag-i-invite ka. And habang nasa I Am Worldwide ka, tanggalin mo na tong sana. Alisin mo na yan sa utak mo. Kinalimutan ko na yan para yung ano, kasama yan ng quit, salitang quit. Hindi ko na alam ang spelling ng quit at hindi ko na rin alam ang spelling ng sana. Diba? So, don't use this word. Okay? Quit and sana. So, ngayon, ito yung right mindset. Ayan, mga mentors. Ano yung tamang mindset pag nag-i-invite ka? Ito. Qualified ba tong tao na to para sa negosyo ko? Wow! Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, di ba? Ikaw na yung nagko-qualify doon sa mga prospects, di ba? Imbis na ikaw yung humahabol sa client, ikaw ngayon yung mahahabulin ng mga clients mo, ng prospects mo. Meron ba siyang magandang reason para mag-build ng long-term na business? Di ba? Meron ba siyang problema na masusolusyonan ng produkto o negosyo ko? Tamang tao ba siya para makapartner ko? Kasi pag mag-i-invest din ako ng time sa kanya para turuan at i-guide siya. Kasi mag-i-invest din ako sa kanya ng time para turuan at i-guide siya. So ngayon, nagkakaroon ka ng confident. Oh, tama ba yun? Or confidence. So, mamili na lang kayo sa dalawa. But kidding aside, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. O, tinagalog na para di na magkamali. Nung kumpiyansa sa sarili mo na ikaw yung kailangan ng tao at hindi ikaw yung may kailangan sa tao. Tama? Kasi ano yan? Parang huwag kang maging aso kasi hahabulin mo yung tao. Parang ganun. May ganung ano, na huwag mong habulin yung kliyente kasi the more na hinahabol mo, the more siyang lalayo. Yun. Ayan yung right mindset. Ito na, mentors. Right approach. Okay. Ito. O, sige, mag-off ako ng video. I-screenshot nyo na to. Okay, bilang ako ng 5, 4, 2, 1. Okay. Screenshot na, no? Okay. Right approach. Hi. Kung anong name ng prospect mo, doon sa mga sinulat mo, naghahanap ako ng mga taong willing matuto kung paano kumita ng additional income. Working part-time or full-time. Hindi ko may papangako kung pwede ka dito, pero tanungin na din kita. Open ka ba sa idea na pwede ka magkaroon ng extra income habang nasa bahay ka? O, na ba? Pwede yan. Pwede. May nakita kang ano, online na friend mo sa Facebook, no? Pwede mong i-approach na ganyan. So, okay na. Next natin. Ito. Hi, prospect name ulit. Think sa inquiry mo. May mga gusto muna akong itanong sa'yo para malaman natin pareho kung para sa'yo ba ang negosyo na to at kung qualified ka ba sa team namin.
O, di ba? Medyo ano ka dito, ang dating mo talagang bossy. Charot. Medyo may meron kang ano eh, may mga qualification ka sa grupo mo. Ikaw na yung namimili. O, di ba? Ayan, magagawa mo mentors kung marami na nag-inquire sa'yo or kung marami ka ng prospect. Tama? Ang goal mo dito, magkaroon sila ng impression na successful ka sa ginagawa mong business dahil hindi mo kailangan mamilit para lang kumita. O, di ba? Kung yan dati, ang mindset mo, hirap na hirap kang kumita sa negosyo, this time, ang mindset mo, successful ka na sa negosyo kasi the moment, mentors. The moment na nag-join ka sa I Am Worldwide, successful ka na. Kasi yung iba, walang pang join. Ginagawan pa ng paraan. Gusto yung negosyo pero walang pera ang pang-member. Ikaw naka-member ka na. So you are already successful. So yung thinking mo dito, hindi yung pag kumita ka lang or pag may nangyayari sa'yo, saka ka masasabi mong successful ka. Hindi. That's the wrong mindset. Ang mindset mo, tingnan mo yung sarili mo dito na the moment na naka-member ka, may online account ka na, you are already successful. Alright? Ano nga eh, begin and end in mind. Tapos na successful ka na sa negosyo na to. Para yung actions mo papunta doon. Okay? The art of questioning. Alright? Sabi dito, the person who asks the questions controls the conversation. Do you agree? Kung sino yung nagtatanong, siya yung may control ng conversation. So, build rapport first. So, ang rapport mentors, ito yung kailangan makuha mo yung loob ng kliyente or ng kausap mo. Yun yung rapport, yung may like, okay? Kailangan i-like ka, napapangiti mo yung client mo. Paano mentor ang pagbibuild ng rapport? Okay, pwede mong itanungin yung family, occupation, recreation, and then saka ka mag-i-into dun na, saka ka mag-PPM or saka mo ilalagay yung message. Okay, huwag maging pushy salesman. As I've said, huwag kang mamilit. Alright? May tamang panahon para sa kanya. Malalaman mo ang reason bakit or why. Needs, wants, desires, at problems ng prospects mo. Pagka pinainaral mo tong art of questioning na to. Okay? Reason why. Bala mo yan para maklose mo siya sa negosyo mo. Pag nalaman mo daw yung reason bakit nag-inquire or bakit umoo sa'yo yung prospect mo, yun na yung key mo para mapa-oo mo siya, para mapapiin mo siya, at para makasama mo sa negosyo. Ayan, natututo ba mga mentors? Pakitype nga dyan, mentors, I am, if you are learning, okay? So, yan yung kailangan mong, kailangan mong malaman para kang investigador dito. Para kasi Boy Abunda, Chris Aquino, Tony Gonzaga, yung mga ganong level, makapag-ask ng question. Para malaman mo, paano ko ito mapapa-oo? So, by asking the right question. Okay. Sabi dito, kapag alam mo na yung needs, wants, and desires, and problems ng prospect mo, magagawa mo nang maiposisyon ang produkto at negosyo sa, mo as solutions dun sa problem nila. And ito yung vehicle nila para makuha nila yung wants and desires nila. Tama, mentors? Para yung way ng pagpe-present mo or ng pag-invite mo, hindi lang, walang ano, yung hindi, walang guidelines, tama? Yung walang pupuntahan. Kaya madalas, hindi mo napapa-oo yung prospect. Pero kung magaling kang mag-ask ng question, magaling kang mag-build ng rapport, mabilis mo na lang mapapa-oo yung kliyente. Alright? Eto, gusto mo ba yung wala ng pilitan para makapagpa-attend ng client sa meeting? Sa Zoom meeting? O kaya ay wala ng hard selling na kailangan? O gusto mo ba yung kakausapin mo lang ay yung mga interesadong prospect lang na willing makinig sa sasabihin mo at mga prospect na ready nang mag-join sa'yo? Lahat tayo gusto niyan, tama? Now, how to become a prospect magnet? Ayan, yung tao na yung lalapit sa'yo. Tao na yung mag-i-inquire sa'yo. Hello, Mentor Shirley May Sibulan. Our angel, no? Nakita ko lang po watching. Hi po. Ito. How to become a prospect magnet. Ito. Imagine, imbis na ikaw ang mangungulit at maghahabol sa mga tao, sila ngayon ang tumatawag, nagte-text, nagchat-chat sa'yo para humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa negosyo mo. O, diba? Sarap na, no? May mag-ano na lang sa'yo. Magigising ka na lang. Gusto ko po mag-avail ng Jade. Paano po ang pagpa-process? Oh, 'di ba?
Tapos tiningnan mo yung history ng talk nyo. Tinok mo na 2021. O, 1 year ago mo pa siya tinok. Pero ngayon, nag-pay-in na siya kasi na-apply mo tong prospect magnet. Okay. Facebook Attraction Marketing 101. Okay, ito. Objective. To build a long-term, valuable, and credible image in Facebook. Kasi tandaan mo, mentors, number one na tool natin para makapag create ng prospects or makakuha ng kliyente is our Facebook account, our social media accounts like Instagram din, TikTok, diba? So kung hindi ka ma-social ngayon, kailangan mong gawin. Kailangan mong baguhin yung sarili mo dahil kung hindi, walang mababago sa'yo. Okay? Kailangan mong dagdagan yung mga ginagawa mo para madagdagan din yung income mo. Okay? So, tatanggalin mo na yung dating ikaw na kung hindi ka mapost sa Facebook, kailangan mo nang gawin dahil nasa I Am Worldwide ka na. Alright? To attract highly qualified prospects to make an inquiry. So, yan yung ating objective. Disclaimer, eto na. Gagawin mo lang to kapag ubos na yung warm market mo. Ibig sabihin, yung mga nasulat mo na prospects sa mga kakilala mo, yung 100, minimum 100 na yon, na-approach mo na lahat. As in, naubusan ka na. Nasabihan mo na sila na nag-I am worldwide ka. So, tatakbo ka na ngayon sa cold market. Now, don't do this approach alone. Supplement lang to. Okay? Supplement. Yung tipong ganito na yung mga inquiries sa'yo. How to be a member? How much po ang membership? Paano po mag-start dito? Diba? How to join? Diba? I want to be a distributor. Give me some information regarding this product. I am a user. O, diba? Sobrang ganyan na yung mga nag-PPM sa'yo. Ganyan na ka-busy. Yung tipong hindi ka na makausap ng mentor mo. Dahil busy ka kakatype, busy ka kakatawag sa mga prospects mo. Okay. Facebook Attraction Marketing 101. Ito yung mga requirement. Pag i-apply mo na to. Non-stop self-development. Mentors, may kita point ng 8 PM, drop everything ka dyan. Kinig ka sa mga trainings natin sa I Am Worldwide page. Kinig ka. Kasi lahat ng mentors na naging speaker sa I Am Worldwide, sala na yan. Ibig sabihin, marami na yung experiences. Marami na yung wisdom na pwedeng i-share sa atin. Qualified na yan para mag-train. So, lahat ng sasabihin nan, absorb mo lang. Tama? Kasi kailangan mag-grow ka. Kailangan yung old mindset mo mapalitan ng bago. Brainwash ang tawag doon. Iwawash mo talaga yung brain mo. Para, open sa bago at tanggalin mo yung mga pollution, no? Diba? So, no. Number two, good internet connection. Kailangan necessary gadgets, okay? iPad, cellphone, 'di ba? Laptop. So kailangan din natin 'yan. Okay, kung wala kang magandang cellphone at kakarag-karag na 'yan, Nokia pa lang, Nokia 3210, no? 'Yan pa lang 'yung mga cellphone mo, no? Cherry Mobile, okay? Na talagang keypad pa, hindi pa touchscreen, no? Mentors, pilitin mo kumita sa negosyo para makabili ka ng mga bagong gadgets. Kasi yun yung magiging tool natin para mabilis yung pamamrospect mo. Set up valuable and credible Facebook account. Okay. Maganda dito, minimum 2 yung Facebook account mo. Isang main account mo and then isang yung pang negosyo mo. Pero ang ginawa ko na, both na, main and yung pang business ko, talagang binroadcast ko na nasa IM ako kasi matagal naman na ginagawa ko tong negosyo na to. So, ikaw as bago, tanim ka na doon. Gawa ka ng second account and then mag-add ka na doon minimum 10 friends per day. Okay. So, yun yung gawin mo. Answer an inquiry properly. So, yan yung requirements. Facebook, number 2, nasa non-stop self-development. Enjoy ano natin yan. Bullet natin yan. Invest time on self-growth through mentoring. Okay. Trainings, reading books, mamiso, daily. Actually, mens, i-ano ko na rin, no? I-plug ko na rin tong ating bagong libro. Aside sa Pocket Mentor ni VP Aika at I Lead Depressed AM, eto po, mga mens. Ayan. This one is our law of leverage. So, this is very important in our business.
it's a must na magkaroon ka ng ganitong libro. Okay? Talagang binabasa namin yan. Talaga namang, eto talaga mentors, ang parang ano natin, Biblia as a networker. Andito lahat. Okay? And aside doon sa Pocket Mentor natin and iLead. So, available to mentors, ano ko na rin, sa aside sa office, meron dito sa Gratitude kay Mentor Marlon Santos. So, buy na kayo nito, mentors. Huwag kayong manghinayang. Dahil eto talaga, sobrang solid to laman nito, okay? So, yan. Wala pa akong commission dyan. Hindi po ako mag-just for you dyan. Kaya maganda na meron ka nyan. Alright? Masahin mo. So, invest time in reading books. Mamiso daily. Mamiso. Ibig sabihin ng mamiso, alright, ito yung kumukuha ka ng ideas sa mga mentors. Nakita mo, ito may pay-in. PM mo na agad. Mensa mo na ko pay-in mo. Papaano mo kinausap? Ano yung mga sinabi mo? O may isa na naman, nag-process ng Jade. Mensan mo nakuha yung Jade mo? Papaano mo kinausap? Ano yung sinabi mo? Diba? Saan nag-inquire? O, para may ma-apply ka. Diba? Laki ng team ni ganito. Mens, paano mo nagawa yung magkaroon ng malaking team? So, always be curious, mentors. Empty cup, good learning, listening, and lecturing attitude. Yes, mentor attitude. Pag may sinabi sa'yo yung mentor mo, always say yes. Hindi ka niyan ipapahamak para yan sa'yo. Okay? Dahil ang mentor mo, nag-join, kumikita na yan. So, ang goal niya, ikaw naman din ay kumita. Tama? Ang goal niya, mabago din yung buhay mo. Ang goal niya, maging successful kayo parehas. So, always have a yes mentor attitude. Learn the business fast. Bilisan mo. Ikaw lang makakapagdikta kung gaano mo kabilis sa aralin ang negosyo. At kung gaano mo kabilis, i-apply yung mga alam mo. Hindi lang nakikinig, kundi ina-apply. Learn a law of association. Ito, mentors. Kaya, ngayon, no, uso na yung offline meeting. Sorry. Tama? Nauuso na yung mga offline meetings natin. So, madalas, nagsiset ng mga meetings sa mga mentors, pwede mo din yung gawin. Tama? Mag-date-date ng mga top mentors, no? Mag-date ng mga leaders. Pwede mo yan. Kasi the more na nakakasama ka sa crowd, nahahawa ka sa energy nila and sa mindset nila na kukuha mo. Mas maano yun eh, yung makasama mo lagi, yung mga top mentors or mga members na active sa business natin. Okay. Good internet connection plus necessary gadgets, 24/7 internet connection. Okay, kung naglo-load ka, mentors, mas okay siguro mag-ano ka na lang, data or mag-plan ka na lang para monthly mo na siya babayaran, di ka na maabala mag-load-load. Pero may GCash naman na, mabilis na lang mag-access sa paglo-load, pero always be online. Okay, natutunan ko rin to sa ating Vice President na pag may nag-chat sa'yo, bilisan mo mag-reply. Mapa-mentor mo yan, mapa-leader mo yan, lalo na kung kliyente mo yan. Bilisan mo. Kasi kahit naman tayo, ayaw tayo ng pinag-aantay sa pag-re-reply, tama? Di bali na lang talaga kung busy. So, as much as possible, mabilis ka dapat mag-reply. A phone, tablet, laptop, or desktop. Number 3, generate Facebook prospects. Ito. Generate at least 5,000. 5,000 yung maximum eh, na pwede nating maging friends sa Facebook. And followers, 80% prospect, 20% I am top mentors and teammates. Mentors, pangunahan ko na kayo, may mga mentors na hindi na ma-add yung mga members, tama? So, i-follow nyo na lang sila or see first nyo sila kung gusto nyo talagang maging friend or i-follow yung activities nila. Kasi madalas, ang mga top mentors, kailangan din nila ng room for prospects, okay? So, intindihin na lang mga mens kung hindi kayo mo-confirm sa friend request nyo, tama? Pero pag nag-PM naman kayo, they'll make it a point na makareply din talaga. So, 10 to 20% I am mentors. I am FB page, like mo yan. Sila press AM, i-follow mo or kung kaya pa i-add. No? VPI ka, top mentors and your leaders. Join and participate FB groups and group chats within the team. Lagi yan. No? Sponsors, please add your members sa group chat natin para at least makita niya yung mga activities. No? 80 to 90% prospects mo na yung i-add mo. So, add friends of non-IAM members. Ako, mentors, no, noong nag-start tayo, hindi pa puno yung ating Facebook account, hindi pa 5,000. Ang ginawa ko before, halimbawa,
mayroon akong pinsan na ang ganda ng trabaho, ang gagawin ko, ikiklik ko yung Facebook account niya. Tapos, yung lahat ng friends niya, ia-add ko. So, i-qualify ko rin. Ito, ah, parang capable to. Ito, ah, parang ano to, maganda to maging prospect. O, ito, parang kailangan nito yung product. So, add-add ako. Minimum 10 lang ha, per day kasi baka ma-block kayo pagka ginawa nyo 50, 100 yung ina-add nyo daily. So, mga 10 lang, 10 to 20 okay na yon na nag-a-add ka lagi. So, bakit ako pumupunta sa friend ng friend ko? Para may makita na yung tao na in-add ko na may common friend na kami. So, doon siya makukuryo, sino to? Sino yung common friend namin? Ah, ba't namin common friend si ganito? So, makikita na ngayon yung Facebook account mo. Kaya be careful doon sa mga pinupost mo online. Okay? As much as possible, aralin mo din yung mga pinupost mo. Tingnan mo kung ikaw ba yung titingin ng Facebook mo eh, at ikaw yung prospect, lalagay mo yung sarili mo sa paano prospect, eh may enganyo ka ba dun sa nakikita? O diba? O baka hindi maenganyo, i-block ka pa kasi puro negative na babasa. O diba? Puro parinig. O diba? Unlike sa puro quotes. So mamaya, may mga isasuggest din tayo kung ano yung mga ipopost mo dapat sa Facebook account mo. Okay. Qualify meant. Ano yung meant? Money, entrepreneurial spirit, authority, needs, and time. Yan yung mga i-ano mo, i-add mo. No? Students looking for part-time. Yan, lalo na ngayon, graduation, no? Graduation month ngayon. So may mga fresh graduates, ito, looking for jobs. So yan na yung mga i-add mo. Tapos, are you looking for part-time extra income? Actually, I'm looking for 5 quality persons na pwedeng maging business partner ko. Diba? Groups based on profession or job mo. Okay, halimbawa, you are a dentist, you can join sa group and then kung pwede mag-post doon, you post ka. Diba? Buy and sell groups, OFW groups, groups based on recreation, hobby, or interest mo. Okay? So, yan yung mga i-joinan mo na groups or yan yung mga i-qualify mo na prospect. Add at least 10 new friends per day. So, at least kaya naman, diba? That's only 30 minutes of your time na mag-add ng 10. So, at least ma-maximize mo talaga yung 5,000 friends mo sa Facebook. So, mentors, kung ikaw ay may ma-private na tao, the moment na nag-join ka sa IAM Worldwide, kailangan mo na i-public yung ginagawa mo. Kasi artista na tayo dito. You need to promote your business. Baliwala yung attraction marketing mo kung kaunti lang yung FB friends mo. Tama? Para ka nag-create ng tarpaulin, nilagay mo lang sa kwarto. Nagpa-print ka kay Piolo Pascual, pero nasa harapan ng kama mo, o ba? Diba? So, walang mag-i-inquire doon. Kaya, make it a point na yung Facebook mo, naka-public siya. If magpo-post ka, naka-public, hindi naka-private, okay? So, make a name list, unfriend or delete negative friends per day to make way for new positive friends, okay? Pag ako, pag may nakikita ako sa, di ba, home, pag may nakita ko ang negative ng pinapost, ina-unfriend ko kagad yun, di ba? And then, pag nakita ko yung profile pic, hindi naman masyadong disente, ina-unfriend ko yun kasi sayang eh. Diba? Pwede pa mag-add ng prospect. Make a name list of added friends. Cold market or cold market list. And make an engagement with new friends. Ayan. Kung suplada ka ngayon, kailangan bukas, friendly ka na. Okay? Kailangan nakalabas na yung ngipin mo lagi eh naka-mass mentor. Well, kailangan talaga friendly ka. Diba? Para magkaroon ka. Kasi nga networking eh. Kailangan dumami yung network mo. Yung ninetwork mo na tao, lumaki. So, hindi lalaki yan kung ikaw ay suplada, mataray, o diba? So, kailangan dito maging mabait ka. Friendly. Ano ba? So, set up a valuable and credible Facebook account. Okay. Mentors, check nyo yung account nyo. Ayan. Facebook account nyo. View nyo. Dapat full name. Hindi nakabaligtad. No? Yung nakabaligtad yung surname tas yung name. So, wag jejemon din. Be professional. Okay? Professional profile picture. Okay? And then, attractive and professional cover photo. Palta mo na rin. Kung hindi maganda, kaya-aya sa paningin ang iyong cover photo. Add to profile details sample. Works at IAM Worldwide Corporation or independent distributor or team leader or business consultant. Note,
watch Facebook Lift by VP Aika in YouTube. So sa YouTube channel ni VP Aika, may training pa siya niyan kung paano mo mapapaganda yung iyong Facebook account. So subscribe din kayo sa ating YouTube ni VP. Make photo albums to build up I am. Yan. Copy pictures from other mentors, especially teammates, or take your own photos. Much better. Mas mataas yung engagement kung picture mo mismo yung ina-upload mo, tama? Kesa kopya mo yung picture at wala ka dun sa eksena. Do you believe? Diba? Do you agree? Diba? So, acknowledge source or magpaalam sa kokopyahan. Minsan, di na namin ito ginagawa. O, diba? Nag-ano na lang kami. Hashtag, credits to owner. Diba? Kasi medyo busy din. So, ano ka lang, the moment na nakapost na yan sa public, will, ano na yan, I'm ready for copy na yan. Dahil ang negosyo natin ay isang malaking copy business. Okay? Now, eto yung ipopost na sa Facebook. Ayan, natututo ba mentors? Ayan, nag-heart-heart na yung aking mama. Hello, mama. Hello, Cup EJ. Ayan, ang mama natin. Hindi pa natutulog. Anong oras na? Natulog na po kayo, mama. Ayan, what to post on our Facebook account? Products, yes. But minimal mo lang. I-minimize mo lang yung pagpo-post ng products dahil hindi ka Lazada, Shopee, or online shopping. Diba? Negosyante ka. So, pangit din ang tad-tad, puro makikita sa post mo, puro barley, puro garcinia, puro asay, diba? So, ano mo rin, analyze mo rin kung kailan mo siya ipopost. Nationwide branches, worldwide branches, founders and company achievements, I am distributors from all walks of life and all over the world kasi hindi mo alam kung sino yung itatap mo. Maaaring matap mo si Man dun sa pinost mo dahil may si Man na naging successful sa I am. Maganda nga may selfie kasi mga mentors para pagka naging nagkaroon ng resulta yung mentor na yun, meron kang picture kayo together, di ba? OFWs, foreign members, bakit? Para makakonnect yung mga local, no, na mag-member din sa atin. Car result, para sa mga may car enthusiast dyan, gusto magkakotse, makarelate sila. Income, yes, para makita din na kumikita. Mentors, sa umpisa talaga, wala ka pang income, tama? Kasi nag-start ka pa lang. Hope, praying na tanggalin mo sa mindset mo na hindi ka maka-invite kasi wala ka pang resulta. Mali siya. Kasi tandaan mo mga mentors natin nung nag-umpisa. Wala rin yan. Zero check-e din yan. Kaya lang, naniwala sila dun sa ganda ng sistema na pag ginawa nila, kikita sila. Ganun dapat yung conviction. Hindi yung ang mindset natin, kaya naman ako di maka-invite, wala akong wala akong mapakitang income ko. Hindi, mentor. The moment na naniwala ka sa business na to, meron ka nang ipapakita, naniwala ka . So yung pinanghawakan mong paniniwala na yon, yun yung ipasa mo sa invite mo. Hindi mo kailangan ng magka-income agad. Tama? So yun yung mindset. House and lot, condo properties, product result, testimony, events, ang dami, di ba? Trainings, mentoring, inspirational, motivational quotes or Bible verse, pay-ins, no distributors, screenshot of inquiries, yes. Claiming products in IAM office. Kaya maganda, makavisit ka rin sa office. Nagpa-process ka para may picture ka rin mapupost. Proof of shipping, yes. Videos or testimonials, AVPs. Own team results and IAM brand ambassadors. Dami, di ba? Hindi ka mauubusan ng ipopost. Ikaw na lang palaga ang kailangan magsipag dahil ang dami ng ideas na binibigay yung mga mentors. Number 5, attract a prospect to make an inquiry. Post at least 3 to 5 times per day about I am. It should have variation. So wag naman every minute nagpo-post ka. It depends din, no, kung ano yung magiging feel mo or hindi naman feel, ano yung kailangan mong i-post that day. Basta daily, wag kang mawawalan ng post lalo na kung nag-uumpisa ka. Wag na wag mong katamaran ang pagpo-post sa Facebook dahil para yung online, para yung store. Kung hindi ka magpo-post, wala kang kita, wala makakakita ng negosyo mo. So one way din yan para ma-follow up mo yung mga dating nag-inquire sa'yo, mga dating mong na-approach na you are still active in IAM. Product, opportunity, di ba? Gamit na gamit mentors ang story. Madalas sa story talaga, may nakukuha tayo. Timeline page groups, okay? Create exciting quality captions and photos that will make your prospect curious.
Okay, and inspired about the opportunity or products. Mentors, madalas no, kailangan din natin gamitin yung ating imagination or ating creativity sa pagpo-post para hindi ka na masyadong umasa din sa copy-paste. Kasi madalas, mas maganda yung meron kang personal touch sa pinopost mo compare sa lagi mong pinopost ay puro kopya sa other mentor. Do you agree? Madalas, ang may maraming like, yung ikaw yung nag-compose. Ayan. So, be creative kung ano yung mga dapat mong i-post. So, pag magpo-post ka, make sure na nakaka-inspire yun. Nakaka-inspire. Ano pa? Talagang mahuhook sila dun sa post mo? You can make it short and simple. Basta may dating. Ganun. Okay? Isip ka ng mga ganung caption. Make a variety of posts per day, every day. Success story, new distributors, products videos, motivational quotes, and Bible verse, car achievers, income realizations, trainings, I am activities for the day. As much as possible nga mga mens, yung mga popost mo, laging ikaw, yung may picture ka, talagang personal. Tama? Maganda yon. Post something personal or not related to your business from time to time. Icebreaker siya. Diba? Icebreaker post, higher engagement, the better. Para hindi magmukhang puro negosyo din yung ano mo, Facebook mo. Diba? You can post your lifestyle with a great caption. Diba? You can post your hanging out with friends na hindi I am. Diba? So, pwede yun para may buhay pa rin yung mga pinopost mo. Talagang mentor, sabi ko sa inyo, artista tayo. Diba? Kailangan mo i-report sa Facebook yung mga activities mo para yung mga tao mas ma-curious sa'yo. The key is plan and schedule your post daily. Space it out. So, huwag masyadong ano, tad-tad ng post, no? Consistency is the key. Okay? The more valuable and credible leader you become, the more followers or likers, the greater social credibility and the more attractive you become to your prospects. Diba? Diyan ka magkakaroon ng greater number of inquiries. Kung consistent ka, pinapakita mo talaga na you are active. May nangyayari sa'yo sa negosyo, may benta ka sa produkto, ginagamit mo yung products, masaya ka na ginagawa mo yung negosyo, nakakapag-travel ka, nakakapag-coffee shop ka, nababond mo family mo. Yan yun. Kasi sa labas walang time freedom eh. Sa atin meron ng time freedom. Yan yung maximize mo. To follow ang financial talagang pag nagsipag ka. Tanim, compounding effect siya. Okay. Answer an inquiry properly. Establish prospect reasons why. Anong reason bakit naghahanap ng additional income? Ayan, pwede mong tanong. How po? Diba? I want to join in your business. Sis, okay lang ba malaman? Curious lang ako. Anong reason mo bakit ka naghahanap ng additional income? Diba? O ano yun? One way ng pagbibuild ng rapport yun. So, yung didig mo, yung reason niya, bakit? Sabihin na natin kumikita ka ng extra income. Anong maitutulong nun sa'yo? So, gumagana na yung imagination ng prospect mo. Iniisip niya na, kumikita na ako sa negosyo. Sige, pag kumita na ako ng ganito sa business, pwede na ako sis mag-resign sa work. Or pag kumita na ako ng ganito sa business, pwede na ako makapagpatayo ng bahay ko. Or pwede na ako makabili ng sasakyan. Tama? So, inaalam mo na. Determine prospect's background information. Determine. Para lang makilala mo siya, tapos eto na ire-reply mo kapag connected na kayo sa prospect mo. Okay. Ano pong work nyo? Saan po location nyo? Ilan na po anak nyo? Ano pong trabaho ng asawa nyo? Then share your personal story. Pwede ka dito mag-start ng questions. Diba nagtanong how to join? O, pwede mong i-reply, ano pong work nyo? Sagasan po pala kayo. Yan. Hindi mo sinagot yung how. Sabi ko nga, diba? Sino yung nagtatanong? Siya yung may control ng conversation. Kaya pag nagtanong siya, balikan mo ng tanong. Ganun kasimple. Para ikaw yung mag-handle ng conversation. Ikaw yung dominant doon sa conversation. Share your story or reason why. For example, ako. Pakilala na rin po ako. Graduate po ako ng TIP last 2013. After ko po makagraduate, hindi na din po talaga ako nagtrabaho. Ito na po yung ginawa kong career.
kahit wala po akong alam sa ganitong klase ng negosyo, okay lang po kasi naniniwala ako lahat ng bagay kaya namang matutunan. At saka naniniwala po talaga ako na nasa negosyo ang pagyaman. Tapos tanungin mo, naniniwala din po ba kayo doon? Anong reply ng prospect? Oo. Lalo na matagal na siya naging employee, nakita niya yung hirap, pero wala namang pagbabago sa buhay. So mapapa-oo mo siya. Ang lagi na lang niya sagot, oo. Oo. Alam niyo po, may i-share ko lang, nung simula po, gusto ko lang din po talagang magka-income. Sinubukan ko lang po talaga to dahil gusto ko po makatulong sa pamilya ko. Kung willing po kayo pag-aralan to, ituturo ko din po sa inyo kung papaano kayo kikita ng extra kahit part-time lang. If ever po mag-join po kayo, willing po ba kayong aralin yung negosyo? Oo. Ayan. Pwede po namin kayo matulungan ng team natin na magkaroon rin ng additional income at magkaresulta kung willing po kayo matutunan yung negosyo kahit part-time lang. Tanong ko po, kung familiar na po ba kayo sa I Am Worldwide? Ayan. Na-screenshot ba mga mens? Product distribution po ito ng supplements and skincare products. Partners natin dito sila Rafi Tulfo, Manny Pacquiao, Heart Evangelista, Mayorisco Moreno. Maganda, mag-send ka rin ng mga pictures. Diba? Added credibility. Diba? Ayan. T-up, share at least one distributor success story na makaka-relate yung prospect mo. Nalaman mo na OFW siya o meron kang OFW na kilala na mentor dito naging successful, pwede mo siyang i-connect doon. Tapos same country pa. O diba? Nandun yung, eto nga po na kaya niya, kaya niyo din. Then share how it inspired you to do the business. Ito. Alam niyo po, na-inspire lang din po talaga ako sa mga successful dito. Meron po dito high school graduate. Inaral lang din po yung negosyo, kumita na po siya ng malaki. Imagine nakabili na rin po siya ng Corvette C8. O, sino yung tinutukoy ko? Plus, nagkaroon, nakapagpatayo na rin po ng sariling bahay. 4 years pa lang po siya. Naisip ko, kung mag-work ako kahit 40 years siguro sa trabaho, hindi ko po mabibili yung mga ganyan. Diba? Mentor Marlon, diba? Sobrang successful na sa business natin. Lalo na kung may kausap ka, estudyante, bata, pwede mong i-connect to kay Mentor Marlon, diba? The undergrad, pwede. So maganda dito mentors, mag-collect ka ng mga success stories ng mga mentors. Kaya very important yun, yung nakikinig ka ng mga IBPs. Kasi yung mga story nila, yan yung baon mo para pag may kausap ka, relate sila dun sa mga napakinggan mo na ng mga mentors. E paano kung hindi ka nakikinig? Wala kang maikukwento, diba? Kaya dito, hanggat maaari, give time ka sa pakikinig. Talagang gagana mo na yung dalawang muntenga. Okay? At saka yung mata mo para mapanood mo yung presentation, no, 'di ba? Hindi lang tenga, 'di ba? Kung seryoso ka at meron akong maipapakita sa iyong paraan para dun sa reason niya na sinabi niya before, gusto niya makapag-resign, gusto niya na makauwi na Pilipinas or anything, gusto niya kumita. Magiging open ka ba na pakinggan to? Mm. O set na appointment na. Ano mas prefer mo na araw para makita yung negosyo or yung business presentation namin? Sabi ka ng day or day. Alimbawa, today is Wednesday. Ano mas gusto mo? Thursday or Friday? Bukas na agad at sa isang araw. Kailangan may dalawang choices lagi. Huwag yung hindi ka nagtanong ng day. Tapos sinabi niya, next year pa ako available. O patay tayo. Ano na nangyari-reply natin? Next year pa pala available. Diba? Sabi ka na ng day. As much as possible, malapit na day dun sa araw na kausap mo siya. Alright. O lalo na kung available na ngayon, tawagan mo na. Lalo na kung free ka din naman, di ba? This coming Tuesday and Friday, meron kaming schedule ng online business presentation. Anong araw mas okay sa'yo? So, kailangan may dalawang choices yan. Okay, anong oras ang mas okay sa'yo? Sabi ka ng time, di ba? Nagsabi na siya. Limbawa, Friday ako available. Okay, ano mas okay sa'yo? Morning or afternoon? Okay ako sa afternoon. Okay, 4 p.m. or 6 p.m.? Diba? Nagsasabi ka ng choices. O A or B, ganun. Okay lang. Okay, ilalagay ko na itong appointment natin sa planner ko. Diba? Prospect name. O, see you on that day. Kailan siya nagsabi. And time via Zoom. Siya nga pala, kung sakaling magkakaroon ka ng change of plans at sakaling hindi ka makakarating sa appointment,
natin, pwede mo ba akong inform ahead of time? Marami kasing interesado sa negosyo na to, kaya minamaximize ko yung schedule ko. Diba? Magandang technique. Busy ako, wag kang ano. Diba? Nag-ask ka ng schedule ko? Oh. Gawin mo? Diba? Bigyan mong importansya yung time ko. So, ganun ang mentors mga datingan na. Okay. Kinat ko na pala dito, setting of appointment. Kasi after nyan, magto-talk na kayo. IBP na. Marami na sa YouTube on how to present. Meron yan si Mentor Marlon, meron yan si Mentor Krisha, meron yan si Mentor Peach, Mentor Mil. Actually, lahat ng mga mentors, Mentor Ikay, Mentor Arika, lahat yan, meron mga presentations, presentations of YouTube kung paano mo ipepresent yung negosyo. And the moment, mentors, na araw-araw mo napapakinggan yung IBP, eh, mareretain yan sa mind mo. Masasabi mo na rin yan, di ba? You know how to present na. Kasi very important din na marunong ka mag-I am business presentation. Alright? Mentors, lastly, a little progress each day adds up to big results. So, don't belittle your little progress. Tama ba? Huwag mong maliitin yung mga maliliit mong action na ginagawa sa negosyo natin. O, sample, nakinig ka ngayon. 1 hour tayo. Wow, congrats to me. Nakalagpas tayo ng 1 hour. Diba? Ano to? Mag-a-add to sa success mo. Kahit wala kang tinok ngayon, araw na to, oras na to, ito yung makakatulong sa'yo para maging successful ka. At darating yung moment, bayad to mga mens. Okay? A little progress each day adds up to big results. Lahat ng malalaking resulta nag-uumpisa sa maliit na actions. Okay? Mentors, natuto po ba? I hope naman, mentors, natuto po at excited tayong i-apply yung business. But before I end this live, I want to end this with a story. Okay lang po ba mag-share ng story? Ayan, wala po kayong choice dahil hindi niyo po ako mamumute. Ano ba? At ma-end yung live dahil ako ang may control. Okay, one of my favorite story to. Story to ng isang tribo. At dun sa tribo na yon, mga men, ito, kwenta na to ha. Ano, may ikakasal, si Maganda at si Bakisig, si Malakas. Oh, di ba? Si Maganda at si Malakas. So, ikakasal sila. And then, syempre, di ba, yung mga tribo, sila nagse-celebrate, ganyan. Tapos na yung, ano, yung wedding. Tapos na. So, syempre, magkasama na lang silang dalawa, mag-asawa sa isa, sa kubo nila. Ngayon, ano pong ginagawa normally pag bagong kasal? Diba? Nagja-jack and poi ba? Jack stone? O di ba yung gagawin, diba? Kaya lang, biglang may nagbell. Lakas nung kampana, tambol. Ibig sabihin, pagka may ganung sounds daw dun sa tribo nila, may war. So in short, naudlot yung honeymoon ng mag-asawa. Diba? Hindi natuloy. Naudlot, nabitin yung ano, si Malakas. Ano ba yan? Ganon. So ngayon, ang nangyari, yung mga lahat ng lalaki, kailangan nilang ano, makipaglaban, lumaban sa digmaan. So umalis sila. Kaya lang, sabi nung ni Malakas kay Maganda, sabi niya, wait me come. Diba, ano kasi, nasa tribal, so ganon yung mga salitaan nila. Wait me come, sabing ganon. So antayin daw si Malakas na dumating. So si ang nangyari nakipaglaban na sila Malakas sa mga lalaki sa digmaan. Ang bilangan kasi ng araw sa kanila moon, buwan. So, 'di ba, ilang buwan na yung nakalipas, mga mentors, wala pa ring Malakas na umuuwi kay Maganda. So in short, ilang buwan, mga 9 months after umuwi si Malakas. Ayan, excited na si Malakas eh. Makikita niya na yung asawa niya, si Maganda. Ngayon, ang nangyari, pagkita niya sa kubo, nandun si Maganda, buntis! 9 months nang buntis si Maganda. Ngayon, gulat na gulat si Malakas, galit na galit siya. Diba sabi ni Malakas kay Maganda? Sabi niya,
Nalimut. Medyo banat kasi ito. Sabi niya, me, many, many, sabi niya gano'n, no? Ni Malakas, nalala ko na. Sabi ni Malakas, many, many moon come. Ilang buwan daw nakalipas. Me, no come. How come, baby come? Sabi niya gano'n ni Malakas. Kay ano, kay maganda. Kasi buntis na eh. Laki na nandyan, para nakalunok ng pakwan. Sabi niya, many, many moon come. Me, no come. How come, baby come? Alam mo, sabi ni ano, ni maganda kay Malakas, sabi niya, many, many moon come, you no come, but many, many men come. That's why, baby, come. So, ibig sabihin, walang Malakas na pumunta kay maganda, pero ang daming nanakot na mga lalaki, pumuntang mga lalaki dun sa tribo nila. Kaya na buntis si maganda. Lupit. Buntis na. Natawa ba kayo, mentors? Diba? Hindi mo na kanya. Kasi hindi natuloy honeymoon. So, explain pa. Okay. Anong moral ng story? Anong moral? Anong lesson ng story namin na natawa? At isa patawa ko kayo, mga mentors, diba? Bago matapos ang live na to, ay talagang umiti kayo. Masarap kasi pag masaya ka, magaan mong magagawa ang negosyo. Wow, na-segue yun, diba? So, eto mga mentors. Parang tayo sa IAM Worldwide. Okay. Minsan, magtataka ka, nag-join ka, tapos di mo ginawa ang negosyo. Tapos, makikita mo sa mga Facebook friends mo na member ng IAM Worldwide, successful na. Ang dami na, laki na ng grupo. May sports car na, may house and lot na, nagmi-million na, tapos ikaw, same kayo, kasabayan mo, walang nangyayari. Diba? So, ginawa mo, dinate mo yung mentor na yun. Tapos sinabi mo, mentor, many, many moon come. Me, no come. How come your sports car come? How come your millions come? How come your team, big team come? O, diba? Tapos ano sasabihin ng mentor sa'yo? Ano sasabihin? Nung kasabay mo na mentor na successful na sa IAM. O, sasabihin niya, many, many moon come. You no come. But many, many, many men come. That's why sports car come. Millions come. Diba? Leaders come. So, ibig sabihin, marami pa rin may invite ang mentor mo, ang mga kasabayan mo na nagtuloy sa negosyo. Kaya ang importante, magtuloy ka. Magpakita ka sa buwan. Magtuloy-tuloy ka. Kasi darating yung moment, dadami ang grupo mo, lalaki ang team mo. That's the law. If you do not quit, may mangyayari. Andito ka, nag-umpisa ka. Ito yung finish line mo. Nasa middle ka na, nag-quit ka pa. O middle ka na ha, tapos eto yung finish line. O di same lang nung binalikan mo yung tama, middle ka na eh. Bumalik ka pa, nag-quit ka pa. O yung layo nung start mo, bumalik ka rin. Same din kung tinuloy mo, same lang yung distance. Malay mo kinabukasan, nandiyan na yung breakthrough mo. Tama? O dapat maging happy ka lang, di ba? Pinatawa ko lang kayo para at least, mga mens, pag ginawa mo tong negosyo, happy lang, enjoy mo lang proseso, darating naman yung moment, magiging successful ka rin. Diba? Darating yung time mo, wag mo nang i-compare sa iba. You have your own time. Just maximize kung ano yung mga natutunan mo, diba? And with that, mentors, thank you so much sa inyong pakikinig, wow, at sa mga nag-stay. Maraming maraming salamat. I hope ay marami tayong natutunan na tiya apply sa ating business. Again, my name is Jean Mantala and I am Worldwide. Thank you. Bye, everyone. God bless. Stay safe.